Friday, so it's Mongo Day. Welcome back to my channel. It's me again, Will Chimply of Pinoy Thai Foodies. Ayan, dahil Friday ngayon ay mag-munggo naman tayo. Pero napaka-special ng munggo natin today dahil gagawa tayo ng crispy pork belly para pang partner sa ating munggo. Chicharo na lang sana yung ilalagay ko, kaya lang gusto ko ng medyo challenging at syempre mas masarap. Kaya naman ipapakita ko sa inyo kung paano natin papakrispihin yung pork belly na ipapartner natin sa munggo. And before anything else, sana ay nakasubscribe na po kayo sa aking channel. Click that notification bell para ma-notify po kayo tuwing meron akong bagong video. And please follow and like nyo rin po yung aking Facebook page, Pinoy Thai Foodie. Ayan, marami po tayong sinishare doon ng mga Filipino and Thai foods na niluluto at kinakain natin sa araw-araw. So let's start cooking at ipakita ko muna yung mga ingredients na gagamitin natin. So ito po yung ating pork belly na mahigit 1 kilo. Ito naman ay 2 cup ng munggo, or I think mahigit na 2 cup ito. So marami akong niluluto kapag munggo talaga dahil gustong-gusto ko yung leftover na munggo na inuulam kinabukasan. At syempre para makatipid po tayo sa time and effort. At ang palaya, ang paborito nating ilagay sa munggo. Gagamit din tayo ng nor cubes. Sibuyas para sa paggisa at 1 sibuyas para sa pagpapakulo natin ng pork belly. Kamatis, bawang, laurel, at paminta para sa pagpapakulo pa rin ng pork belly. So, ito yung gagamitin natin sa pagluluto ng munggo. Ito naman yung para sa pork belly. So, ayan. Unahin na po natin yung pork belly dahil kailangan pa natin itong i-refry mamaya. Lalagay ko na dyan. Yung laurel, paminta, at sibuyas. At maglalagay din po tayo ng asin. Ayan, pakuluan lang natin yan. Dito naman, dito natin papakuluan yung ating munggo. Ito na rin yung apoy. And let's add water. So ayan guys, pagparehas na silang kumulo, papahinaan lang natin yung apoy. At ihahanda na natin yung ating iba pang mga ingredients. So after almost 20 minutes na pagpapakulo ay papatuyuan muna natin ito ng mga 30 minutes. Pero kung marami pa kayong time ay mas maganda kung patuyuan natin ito ng 1 oras hanggang 2 oras. At habang hindi pa masyadong mainit yung mantika, ilagay na po natin yung pork para maiwasan natin ang matilamsikan. Thank you.
pagkatapos nating maggisa ng bawang sibuyas at kamatis na meron na ding bagoong at patis, ilalagay ko na ito sa munggo habang hindi pa ito naluluto para yung lasa ng ginisa natin kanina ay mahalo sa sabaw ng ating munggo. At kapag babaliktarin na natin yung ating pork belly, ay patayin muna yung apoy para maiwasan natin ang matalamsikan. As you can see, parang kumukulo-kulo pa rin yung mantika pero yung apoy ay pinatay ko na. At kapag medyo golden brown na yung kulay, pwede na natin itong hanguin, palamigin at i-re-fry natin ito mamaya kapag malamig na. Sa refrying naman, dito nalalabas yung balat ng ating pork belly ay parang nagiging chicharon na siya. So, pwede na ito nating hanguin. Huwag natin itong i-overcook, baka matuyo yung laman at tumigas.